What's up mga ka-dreamers, no? So finally mga ka-dreamers, natapos ko na rin ang aking kontrata na 8 buwan. And for today's video mga ka-dreamers, maglilinis tayo ng aking kabina. So as you can see, tinatanggal ko na yung aking rank up map at saka tinatanggal ko na rin yung mga pictures ko sa aking family at aking fiancé. Yung mga pang motivation ko, yung mga dream bike ko, tinatanggal ko na yan kasi nga para makapag-start na ako sa paglilinis. Nililigpit ko na ang aking mga gamit para makapag-start na nga. So, yan, naglilinis na ako ng aking mga drawer para patanggal ng mga alikabok. At talagang nililinis ko siya ng maigi dahil para sa kapalitan natin. So, ito yung moment no, na naglilinis ka na sobrang saya talaga dahil nga uuwi ka na sa bahay nyo. So, ito lang yung ano no, yung parang proper etiquette no na dapat kapag before ka uwi talaga, lilinisan mo talaga yung kabina mo para sa papalit sa iyo. Dahil pangit naman 'di ba kung hindi mo lilinisan yung kabina mo tapos iiwan mo lang sa kapalitan mo na marumi. Nakakahiya 'yun, lalong-lalo na sa Filipino crew tapos yung papalit sa iyo is Russian guy. And then ano naman masasabi niya, baka sabihin niya grabe naman tong Filipino na to, hindi man lang naglinis. So dapat talaga maglinis tayo ng kabina natin para kung sino man yung papalit mo, it's either Filipino crew or Russian crew, Indian crew, walang masasabi sa iyo at mapapabilib pa sa iyo. So as you can see, nagwa-wax na ako diyan in that time para talagang makintab talaga yung kabina ko para walang masabi yung papalit sa akin dahil ito lang naman yung magiging tahanan niya, panibagong tahanan niya for almost 6 months or 8 months na kontrata. So in that time nagwa-wax na nga ako. Sobrang kikintab talaga yan dahil wax yan. So sa lahat ng mga crew dyan, no, dapat maglinis talaga ng kabina. So yan mga ka-dreamers, no. Makintab na siya mga ka-dreamers. Isang ano pa lang yan, isang wax pa lang yan. Pero babalikan natin yan para mas makintab pa talaga. Para yung kapalitan natin matutuwa naman. Kasi ito naman yung bago niyang bahay ng 8 buwan na naman. So, kailangan linisan natin to para matutuwa naman siya. Wala na siyang lilinisan. Alright. Patuyuin muna natin yan. Tsaka balikan natin ang second wax. So since na ito yung mga ka-dreamers, tagyan natin ng second wax para makintab na makintab. So para mas kumintab pa talaga ng mas kumintab pa, naglagay na ako ng second wax. At pwede mo pa yung lagyan ulit ng third wax pero napago na ako kaya second wax lang kasi malinis naman dati yung kabina ko. Hindi naman siya masyadong marumi dahil naka-wax naman yan parati yung kabina ko. So kahit dalawang wax lang okay na yan. Sobrang ganda na yan tingnan. Alright! So ayun na nga mga ka-dreamers no. Natapos na rin nating linisan at malinis na tong kabina ko. Linis na yan. Hindi na ako natulog dyan, doon ako sa sofa natulog para wala talagang rumi. Tapos yung mga gamit ko, yung blow book ko, ready na lahat para pag-uwi ko. Ito yung bagahe ko. At ito yung namang CR. Linis na yan. Ayan. Linis na yan para walang masabi yung kapalitan natin na Russian. Diba? So, ayun na nga mga ka-dreamers, no? Uuwi na rin tayo sa Pilipinas after 8 months of sailing dito sa barko. At finally, makaka-uwi na rin tayo at makasama na natin ang ating pamilya at pangamahal sa buhay. So, again, fight, fight, fight for your dreams and don't give up. Fighting mga ka-dreamers! See you soon! So, ito na mga ka-dreamers, no? My reliever is arrived right now. He's a Russian guy, 20 years old, bilad. 20 years old, very young. And 4 contracts already. Three contracts already. His name is Vita. Captain? Yeah, good guys. We are permanent here. Shipmate and captain permanent here. They will always come back here. Mm-hmm. And then the another captain also is permanent also here. How much contracts? For months, yeah? Yeah, 4 months. Sometimes they extend. But the shipmate always extend. So ito na mga ka-dreamers no, my reliever is arrived right now, he's a Russian guy, 20 years old, bilad, 20 years old, very young, and 4 contracts already. Three contracts already. His name is Vita.
So since dumating na nga ang karilibo ko mga ka-dreamers, no? So it's time to go home na. Anya na nga, nandyan na nga kami sa gangway at tinulungan na kami ng mga kasamahan namin sa barko para ibaba yung mga gamit namin. And grabe talaga, sobrang saya ko talaga. Hindi ko ma-express kung ano talaga yung mapifeel ko. Basta sobrang saya talaga basta kapag uwian na. So lahat kami na crew ay sobrang saya talaga. So lima kaming uuwi, no? Papunta sa mga bahay namin. So sobrang saya naming lima. Yan na nga, dahan-dahan na kaming pupunta sa aming sasakyan dahil dumating na yung agent. Guys, we will go home! Yes! People are going to Cleopatra. Bye-bye everyone! Thank you, BBC! About the Cleopatra. Did not know about that, okay. Now they are signing off and going to they are signing off, huh? Yes. Okay, very happy. That's why the people are very happy. Yeah. Yeah, very happy. Yeah, yeah. Going home. Bye bye everyone. Bon voyage everyone. Thank you. So tuluyan na naming binabaybay ang kalupaan ng Sri Lanka, Colombo. And after few minutes, dumating na rin kami sa immigration. At yan na nga, paakyat na kami sa immigration ng Colombo, Sri Lanka. Para i-check ang aming mga documents, mga passport, seaman's book, and etc. So ito yung view dito sa Colombo, Sri Lanka, no? Makikita yung parang tower-tower nila dito. Maganda din yan. And dito yung mga magagandang building din nila. So while nagano, tinanong ko yung isa kung bakit nga ba siya uwi, isan siya pupunta. So ito yung sagot niya. I'm going for my, to my girlfriend. Hey! Yeah, go. My girlfriend! So kaming lahat mga ka-dreamers, no, talagang gusto na rin talaga namin makita yung mga girlfriend namin dahil sobrang tagal na rin na hindi nagkita. So while nag-aantay kami dito sa sasakyan, wow, sobrang saya talaga namin. Kaya nagda-dance-dance muna sila dito. Kami dito sumasayaw-sayaw muna pero hindi ko na lang yung inano yung music dahil baka makapiright pa tayo. So sobrang saya talaga namin lima na makauwi na talaga kami. And after that, hinatid na kami ng agent namin doon sa custom naman para i-check yung mga bagahin namin kung meron bang mga illegal na droga yung mga... illegal na droga na dinala namin. So, dapat i-check talaga. And after that, okay na lahat. Hinatid na kami sa airport. At grabe, sobrang lakas pa ng ulan papunta sa airport. And then, successful naman kami na nakarating sa airport. At yan na nga, nag-aantay na kami para sa boarding. Para pa boarding na kami. So, yun na nga. Boarding time na. And then, papasok na ako sa airlines na aming sasakyan. Which is Singapore Airlines. So, here I come. At nakapasok na nga rin ako dito sa aking airplane. At yun na nga yung flight ko papunta Colombo. Galing Colombo papunta sa Singapore. So almost 4 hours din yung flight na ito. And finally, so nakarating na nga kami mga dreamers dito sa Singapore. At patagal-tagal pa ang aming flight. Kaya mga galagala muna kami dito. Sama ko si Jason Haro. Yo, what's up? Ito yung Singapore, no? Ito yung one of the best airport sa buong mundo. Oh, naka-carpet sila dito. Ganda ng airport na to. Sobrang laki pa naman ng airport na to. So, since matagal pa yung flight naming dalawa, pwede pang lumabas. So, lumabas muna kami sa Singapore. Punta kami ng Marina Bay. So, sumakay na kami ng taxi. This tatay, nagda-drive si tatay, going to Marina Bay. Punta na kami doon. Okay, let's go. So sabi ni tatay mga ka-dreamers, no, hindi naman daw masyado malayo yung Marina Bay. Medyo malapit lang daw. So all good kasi malapit lang. Yun na nga, nakikita na natin mga ka-dreamers ang Marina Bay. Yun yung gandang building na yan. Isa sa maganda rito sa Singapore, no. Yung nasa taas yung barko ba? Ang barko ginawa nila. Ano yung pupuntahan natin? Kasi malayo pa ang flight natin, alas 9 pa ng gabi. Alright, let's go! So sobrang lapit na nga namin mga ka-dreamers at napaka-amazing talaga yung building na iyan. Grabe. So ayun na nga mga ka-dreamers, dumating na tayo dito sa Malayan Bay. Kung saan makikita natin yung... Ayun! Nandun sa ano? And then, nandito yung... Marina Bay, very nice. Very nice. And then nandun yung parang yung may umihi.
fountain. At nandito na nga tayo mga ka-dreamers sa Marina Bay. Alright, at nandito naman yung sea lions. Ano to? Hindi ko alam. Ano tong sea lion ba to? Yan, alright. Singapore, ang tawag yan? Malayan daw to na lugar eh. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Alright, ganda. So yan yun, no? Daming mga tourist spot dito. Ayung mga tourist na mga tao dito. Mga turista. Mga gumala din ba sa Singapore. Wow, ganda tara. So ang daming turista dito mga ka-dreamers din, no? Nanamasyal mga ka-dreamers, no? Sobrang dami mga kasiklase mga tao dito, mga nationalities. Dito marami nagpipicture dito. Dito rin tayo mamaya. Line up tayo dyan mamaya. At syempre, hindi tayo magpapahuli sa picturean dahil nga sobrang ganda dito sa Singapore. Yung Merlion, saka yung Marina Bay. So yun na nga mga ka-dreamers, no? Nagala na rin natin yung Singapore. Kahit konti lang yung nagala natin dito lang talaga sa area, pero solid na rin. So right now, babalik na kami sa airport para hindi talaga kami maiwan. Dahil baka, ano, baka maiwan pa. So kahit malayo pa, doon na lang kami magpasyal-pasyal sa airport. So again mga ka-dreamers, fight, fight, fight for your dreams. And don't give up. Thank you mga ka-dreamers, fighting!